Good morning, guys. Share ko lang yung mga yan, nabudol tayo bago ligo, pero hindi halata. Pero syempre, share ko lang yung mga budol items ko galing na Ever Bilena, Blight. Kaya hindi na ako nasa drawer. Iba, hindi ko pala nadala lahat dito. Yung karamihan dito galing siya sa sale. So, ngayon parang halos every month nagsisale sila. But, this one, ito maganda. Ever Bilena Lip and Cheek Stain. Maganda siyang blush. Hindi siya na pagka nagka-cleanse ako ng hapon, andyan pa siya. O kaya nagagamit ako na exfoliating balm na isa pang gamit kong product yun sa Eye White Cool. Yan. Yung senior ko sa isang video na tinry ko. But, moving on, eto. Eto yata, nabili ko siya way back 2020 pa. Oh, yeah. Eto nga. 2021 naman yan. Basta nang nag-sale si Caroline ng 38 ng anniversary nila. Hindi ko alam kung ito lang, hindi ko matandaan. Parang ano na, parang 50% off ko naman nakuha, something 60 plus or less than 60 pesos sa Pure Go. Maganda siya, itong ganda. Gusto ko siyang pang sa cheeks kasi ito sa dito kasi ano yan eh, nagde-dry yung lips ko niya. Green pa ba? Budol. Ito isa, maganda rin to. Crisp tinted lip gloss, ito maganda siya. Pwede nyo nang pang syempre pandemic na yun, diba? But, syempre, pagkakain ka, ganyan. Ay, tanggal ka rin naman ng face mask. Or sa IG, Instagram, picture, profile picture. Ang ganda. Sabi nila, hindi na uso yung glossy lipstick ka, lip product ka. Pero, sino na ka, ano, baka ibalik yung trend dati. Kasi, ano pa na, in pa rin naman, lalo sa mga bagets, saka sa peeling pin. Pwede pa naman, di ba, ayan. Eto, parang nasa, ano siya, 50% off ko rin nakakuha to. Pure Gold din, Suki. Suki ni Pure Gold. Ayan siya. Eto ano to eh, hindi kasali. Eto yung aking unang brow liner. Naubos ko na siya last ano pa, so bumili na ako ng bago. Eto yung una na branded. Hindi kasi ako nagbo-branded yung brow liner ko, yan ganyan, changi-changi lang, 10 pesos ano. Ayan, nakita nyo naman. Kaliligo ko lang yan. Yan siya. Alang kahit ano. Walang makeup, walang polvo lang. O, ito pa isa. Ito galing siya kay Bly. Cloud tint.
Itong cloud tint, kailangan i-set mo muna siya. Antayin mo siya matuyo para hindi siya malikit. Mask proof siya. Totoo yun. Yan. Kasama na ng konting review. Mask proof. Ito, color. Shade. Ang shade niya ay nebula. Medyo parang orange-orange na pink. Parang ganun. Hindi naman siya peach. Hindi ako maan sa color-color. Parang orange. Sa akin na, depende siguro sa skin tone yung magiging kulay niya. Medyo ganun siya. Pink? Hindi eh. Ito, ayan, ganyan. Ito yung kulay niya, ayan. Yung nasa takip, ganyan. Medyo mas dark lang siya sa akin kasi hindi ako ganun na fair skin. Medyum siguro yung skin tone ko is between fair and morena. Nasa gitna siya naman. Morena na din yung ganyan. Na yung... Depende pa sa undertone. May undertone pa kasi tinatawag para malaman kung mabago siya. Okay, share natin ulit. Yung dalawang, baka mabali ah. Yung, oh yan, yan na naman. Yung isa sa unang light product na nabili ko. Eh, eto. Light Stellar Satin, ang shade niya number 121 Juliet siya. Ito nude pink siya. Maganda yung Stellar Satin niya lalo sa dry lips niya. Wala siyang ano, yung isang ano mabango eh. Yung sa care line. Ito siya. Nude pink. Ito yung una kong binili kasi nakita ko sa mga review na maganda siya. Ito yung pangalawa. Yung Juliet, nabili ko siya syempre. Wala naman tayong maraming ano pa. Nabili ko siya naka-sale. Eh, 82, what's that ba? 165 ang regular price. Nabili ko siya sa 82 something. 165. 82, kalahati ano, parang, oh, ganun nga siya, 82. 82.50 ganyan, 82. Halo, syempre, estimated yun. 83 pesos, oh, not bad. Ano nga, may, basta abang-abang kayo sa Pure Gold, lagi. Sa Pure Gold dito, local dito sa amin. Laging halos, pagka nag-sale ng 11-11, 12-12, may sale din sila. Not bad, naka-sale siya. Hindi siya tester. May box. Andun yung box, kinukulay ko siya. Ito yung pangalawang shade. Naka-curious ako eh. Hindi ko lang sure kung bumagay sa akin siya, pero yan. Calypso. Ang kanyang shade ay parang rose-colored siya. Kulay ng red rose. Ganun. Ito lang binili. Yung titanya, hindi ko pa siya nabibili. Sabi nila bagay daw sa morena. May sale ulit. Baka bumili ko pagka na-i-ano natin sa ating budget. Kay color. Then, ayan. Sa, mamaya na yung isang variant ng light. Eto isa. Paborito ko din. Ewan ko, sabi niya ng iba, maputla daw to.
Stellar Satin in the shade BB. Ang shade niya is ano tawag dito? Peach. Peach, ayun, peach apricot. Apricot. Whatever. Depende sa ano, pero yung correct pronunciation siguro is apricot. Apricot. Ayan. So, swatch pa natin. Ala, kasi kung video editor, hindi po kaya ng cellphone ko yung pupunta ang dami ng apps. Oo. 2 gig of RAM. 2 gig of RAM. Oh, ito yung isa pa. Ito, hindi siya sale. Regular price, 150 pesos. Blush on. Sa nanay ko to eh. Pero, minsan lang yung nagamit sa occasion. Ayan. Maganda din yung shade niya. Fresh tomato. Meron pa ako, guys. Hanapin na sa jowa. Oh, teka pala. May naiwan. Ayan. Excuse me. Double, triple. Singit lang tayo ng konting vlog kasi lagi tayong busy. Nakapag-video tayo ng walang ano, may bata kasi malikot kanya, may mga ano. Okay. Ito, famous din to. Marami ko nakikita na to sa vlog. Caroline. Sops. Suede lipstick. Ang favorite, ang nagugustuhan kong isa kaysa isang shade ay Vibe. Kasi yung color niya, natawag sa color na to. Aha. Para siyang ano eh. Peachy brown, parang ano, ganun siya. Rose? Ay, hindi eh. Basta, para siyang may pagka-pinkish na, oo, pinkish siya, light pink na, ayan. Pag, siyempre, mag-iiba ito pagka pinahid. Depende sa, sa undertone mo, skin tone. Skin tone, undertone. Tsaka na lang, alam nyo na, kung sa hindi nakakaalam na undertone, tsaka na lang natin i-discuss kung paano nalalaman. Kasi syempre, hindi bang porke morena ka, or, ano tawag dun sa ganun, deep tone morena ka, o ganun, ano. Hindi mo pwedeng, ganun, hindi porke fair skin ka, ganyan, bagay sa'yo, ganun. Depende pa, may undertone pa tayong tinatawag. Pwede rin, didiscuss natin ng konti. Para alam mo. Kasi yung undertone daw, is, ang test niyan, dito siya. Titingnan mo yung mga ugat mo dito sa wrist. Kamukha yan, mataba na. Oh. Medyo, yan, nakikita nyo, may pagka-violet dyan. Or blue, ganun. Ano ba yung kita dito? Ayun yung blue. Makikita mo sa color ng ugat. Sa kulay ng ugat dito, makakita ka ng pag nakikita mo ay color blue, bluish, ganun siya, violet na may pagka blue, ang ibig sabihin ay cool undertone. Okay, tandaan, cool undertone. Ibig sabihin daw, ang babagay lang sa yung color ay yung light color lang. Ganun.
pwede ka rin magsuot kung gusto mo, kaya lang syempre yung babagay. Yun ang batay sa may napapanood ko, yan, ganun. Try nyo rin, pero malalaman mo yun. Halimbawa, nagsuot ka ng gold jewelry, medyo hindi siya flattering, ganun. Hindi siya, okay naman, hindi naman ka magmumuha, kaya lang syempre yung, hindi siya ganun ka, yun, hindi siya ganun ka flattering sa skin, ganyan. So, ang bagay na jewelry sa mga cool undertone is silver or white gold. Kung may budget ka pa, white gold ka, wala ano, stainless, basta yung kulay puti na light colored na, hindi po pwede yung gold na halimbawa yung mga 18k, mga yun, sobrang paka dilaw niya, ganyan. Okay din naman, kaya lang syempre yun yung sinasabi dun ng sinasabi nila. Pag naman dark undertone ka, ang makikita mong kulay dito is sa iyong ugat ay olive colored, baka yung ganong ugat, kulay olive na ugat siya, dark undertone. Sabihin daw niya ang bagay sa iyong kulay or ano, dark colors din siya. Sa jewelry, gold. Ganun. Mga gold. Kaya, malalaman mo din yun. Pagka, meron pang isang test eh. Yun nga yung sinasabi ko kanya, pinagsusuot ka ng gold sa daliri mo. Magsuot ka ng silver sa isa. Pag alin yung mas nakita mong mas flattering or mas mukhang bagay. Yun ka. Pagka bagay sa'yo, gold, dark undertone. Pag bagay sa'yo, silver, cool undertone. Pag bagay sa'yo, ayun, yung pag bagay sa'yo, parehas pala. Ay neutral. Ibig sabihin, kahit anong kulay, dark, light, bagay sa balat mo dahil yung undertone. Sa neutral undertone yun, bagay ang gold or silver pag tinry mo, idikit or isuot sa balat mo. Kamukha ng sa, meron pa isa silang test na ginawa, isang white t-shirt tsaka isang off-white. Yung sa white t-shirt, ayun, makikita mo yun, yung nagsuot siya ng white t-shirt or white scarf. Bagay sa, pag bumagay sa yung white t-shirt at white, ano, cool undertone ka. Pag naman bumagay sa yung off-white na t-shirt at off-white na scarf, yung doon sa pinatry doon sa video doon sa YouTube, ang sabi nila is dark undertone. Pero kung bagay sa'yo, parehas yung off-white tsaka yung white colored shirt and scarf, then neutral. Yung sa akin kasi, ayan, medyo hindi yung makikita dyan, kailangan niya sa araw katitingin para malaman. Okay, dito sa aking ugat, eto blue, may nakikita rin akong violet at color green. Yun, pagka may nakita kang green colored sa ugat mo sa wrist na may pagka blue and violet, chances are neutral undertone ay yun, ganun daw siya. Hindi ko pa sure, pili ko kasi minsan pag dark lipstick yun, dark color, ayan, ayan. That's red ba? Vibrant dark color. Yun talagang dark color talaga. Okay. Moving on. Yan, dalawa na yun na tackle natin sa vlog. Ito. Yung kasama ng doodle sale. Dito, kasabay ni Christine Tadlipulas. Ayan, hindi mahawak mabuti. Wait, ayan. Caroline Multi. Dalawa to. Dalawa to na kabudol sa akin na to. In the shade, head over heels. With that color, which was para siyang
brick colored. Brick red siya. Brick colored. Ayan. Kulay bricks. This one is multipath. Color multipath. In the shade magic spell. Which was a lighter version. And the color is, what's that color ba? Orange, dark orange, red orange. Hindi ko alam kung ano yung, kasi hindi ako familiar sa mga shade. Okay, I'm artist ako pero wala may mga color. Di, alam natin kasi ako nag-art school, wala akong ano. Hindi ako nag fine arts or I'm not into that to describe this something like ko yung isa color break. This one is parang may pagka terracotta siya. Oo, parang hawik siya ng ano eh. So light, parang light terracotta siya. Orangey, red orangey, something like that. Ayan. Switch natin lahat. Ooh. Daming lips. Wala pa naman akong what you call that ba? Wala akong lipstick makeup remover. Ito nga pa ng soft suede lipstick. Mabang. May chocolate siya. Oh, moving on. Last shade. Ito lang ang binili ko pa sa Majestic Matte. Hindi ko mabili yung Calvin eh. Feeling ko di bagay sa akin. Feeling ko lang. Kahit nga itong red, medyo ano pa ako. What you call that? Skeptical. Nag-aalangan na yan. Ganyan. Diba? Switch natin lahat. Review natin. Ito, di ko pa na ito nagagamit kung drying. Kasi matte siya eh. Yung ayan, dry siya yun. Medyo dry. Ewan ko kung medyo or something like ano, dry. Lumasne na tayo. Ayan, hindi ko pa siya natatry. Ito. Budol seal. Minalimot tayo sa blight. Mga kabudol. Kabudol. Where did I put that? Okay. Ito pa. Ito, fresh. Kabibili lang. Icy Blight. Perfect Brow Trio. In the shade Graphite. Yung Graphite, bagay siya sa kilay na dark. Okay. Tatlo siya. Then we have the maganda, nabili ko ng sale. Siyempre, 50% off. I got this from Save More local store here. Price is something like 143 pesos. One third. Wait. Baka masyadong mahal ang masabi ko. 133 something may sense niya, yeah, ganun. 70 133.50, yeah, parang ganun siya. Hey, syempre sale. So pag gusto niyo ng sale yan, follow na. Baka pag yung mga budol best deals ganyan. Oh yan, tester yung nakuha ko, isa eyeliner duo stamp in the shade Black Magic. Ito yung may wing siya. Yung syempre pag beginner hindi ka marunong gumawa ng wings, stamp mo lang siya dito sa corner ng eye, then line yan, ganun siya. Okay, itong makita niyo na
Ito yan, gumawa niyan. Kung tatanungin niyo kung siya ay waterproof, smudge-proof eyeliner, ito na yung review dahil yan, naligo na ako. Kahapon pa to, nasabon ko na yun. Nag-urong, urong, o ba hindi nyo alam yung urong, local language is, naghugas na ako ng pinggan, nalagyan na ng dishwashing paste, dishwashing liquid, yan, ayun din, oo. Bubura lang to pag binura nyo ng micellar, pero syempre, hindi ganun kabilis siya mabura. Kalim. Then, teka nga. I-angle natin to. Angle natin ng aking... Baka makabasag pa ako lipstick ko. Madibig pa siya. Okay. Nice angle. Discuss na natin sila isa-isa. Uy, isa-isa daw. Ito yung stamp niya. Okay, switch natin na. Ito yung, ayan nyo, yun yung ginamit ko dyan. Wind. Paano ba yun? Wind. With a T, kasi may ED. Wind. Yeah. Stamp natin yung wind. Siyempre, kamay ito may guhit-guhit. Okay. Ayan siya. Precise naman. Smudge proof, water resistant. Check, check, check. Mabilis matuyo. Ay, check. Kaya, ayan, tuyo siya. Kaya kailangan ay precise. Practice, practice. Pare-parehas lang tayo. Practice, practice. Okay, this. Kita nyo na yung tip. Oh, sambay camera. Ayan. Paano ba yung auto-auto focus?